si Neo. Grabe, ito na ang ex ng future director ng Manila Huwag! Let's watch in 5, 4, 3, 2, Next Level Action! Katropay, welcome sa number one tambayan ng mga mahilig makipagdaldalan. Ito ang One on One. So today, may makakasama tayong namamayagpag ang career. Ang number one at nag-iisang beshiwap ng bayan, DJ Jai Ho! Hello! Hi, Juan! Sobrang na-miss na kita. Ang bongga, di ba? Yes, friend. Ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta? Wow. Sobrang okay naman ako. Ikaw, kamusta ka naman? Sobrang fresh mo ngayon. Okay, wala ito. Malaki-laki ng nag-assess natin. Alam mo na, doctor. Salamat po sa inyo lahat. Etching. Hindi, pero syempre, Juan, bago ang lahat, nandito ako ngayon kasama sa programa para pagandahin ang mga hapon nila. Pero gusto ko munang malaman, syempre, ikaw ba, ano ba yung nakakapagpaganda ng hapon mo? Siyempre, ito, yung kasama kita ngayon. Ay, wow. Anong number mo? Papadala kita. Bulahan pala. Ito ano? Anyways, ito nga, tatanungin kita. Ano ba mga pinagkakaabalahan mo lately? Ikaw ba ay mahilig mag-TikTok? Very, very light. Very, very light. Pero nagtitiktok ka. Correct. Kasi kaya napaisip ako ng slight. Kasi dati, hindi talaga ako fan ng TikTok. Parang feeling ko, yung mga ano lang, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, ganyan. Tapos sa TikTok, ang tagal ko nang meron yan. Tapos hindi ko siya masyadong pinapansin. And then, nitong pandemic, parang ang dami mo nang mapapanood na talaga mga contents na mga mini vlogs, ganyan. Totoo. Sa, in just one click, nakikita na talaga natin Totoo. Lahat. Kaya nga, ito nga yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayon. Kasi merong usap-usapan na nag-viral na video ng isang content creator na gumawa ng video ng signs ng isang tao na feeling special. Ayan. I'm sure yung mga special. Nanonood sa atin ngayon, di ba? Parang napaano sila, ay taray, pag-uusapan. Mainit-init ito sa mga TikTokers nating friends. What's your thought pagdating sa mga ganyang bagay? Kapag may mga napapanood kang contents about sa ano-ano ba yung mga ways? Ano-ano ba yung mga bagay para masabing pasosyal ka? Ano, pag nakakita ka na, ano yung thoughts mo doon? Siguro, stereotyping lang naman. Yung mga mahilig magsalita, na mga ganitong salita. Kahit walang brace. Kahit walang brace. Oh. Yung bulon sa R, tsaka S. Ako hindi, deadma ako. Hindi ako pala okray pagdating sa ganyan. Mukha lang akong pala okray. Pero siguro nung bata-bata days, parang feeling ko, ano, ang eksena, napapansin natin lahat. Yeah. Pero nung nagkakaroon ka na ng edad, parang, di ba, kung kaya naman nilang maging social, kung caring naman nila at wala silang inuutangan, wala silang tinatapakang ibang tao, at yun ang nakakapagpasaya sa kanila, di ba? Ang dami ng ganap sa paligid sa buong mundo, parang bibigyan pansin pa ba natin yung mga ganong klase ng bagay? And in the very first place, going back to that content na ginawa ni Ate Girl sa TikTok niya, di ba? Parang tinanong sa kanya yun, di ba? Ano yung say mo? Ano ba yung mga ways para maging pasosyal ka? Nung sinagot niya, nag-backlash sa kanya, pinagbabas siyang ganyan. And that is why we really have to open our minds sa mga taong ganito. Kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Okay. Hindi dahil sa ganito siya, matatawag na natin siyang fake pa-social. Pero ito nga, sinasabi nila, ang isa daw na fake pa-social ay yung fine-flex halos lahat sa social media. Ako ha, personally, hindi ko masasabing fake pa-social yung mga nag-flex sa social media. Kasi ang social media, kung nag-flex ka, stories yun, di ba? My day ang tawag. Ibig sabihin, yun yung mga bagay na nagbuo ng araw mo. So be proud, ha? Parang narinig ko yun kay Meme Vice. Yes, nakuha ko yun doon. Yes. Sabi ko na nga ba, parang narinig ko yun kay Meme Vice. Sabi ko parang, Meme, is that you? Yes, hey, alam mo, friend ko naman yun. Okay lang sa kanya. Oo nga. Parang Rupa May ka naman ngayon. Iba tayo ng character dapat. Okay lang sa... Hindi, pero totoo yan. Tama yung sinabi mo, di ba? Ang galing mo dun sa part na yun, no? Kasi syempre, marami rin mang hindi nakabasa nung sinabi or nakapanood ni Meme Vice, diba? Yes, tama na kaya siya tinawag na My Day. It's kasi ito yung nakakapagbuo ng araw ng isang tao. Pero in all fairness, no, may mga bagay din talaga na pwede mo namang i-flex lalo na kung pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, in-effort mo talaga at matagal mo nang ginusto na magkaroon ng something na ganon, ilabas mo siya. Pero we also need to be very careful when it comes to posting something on social media. Especially, diba, yung sa mga kung ano yung address natin,
natin, mga plate numbers ng sasakyan. Mga kasi, personal information. Correct, diba? Kasi diba, ang hirap lang na pwede kang matrace, pwede kang masundan ng mga masasamang loob kasi marami rin mga ganyan ngayon talaga sa paligid. Ano? Alam mo, nakakabitin ang chikahan natin, pero in all fairness, dami ko rin natutunan sa'yo, friend. Antara. Yes, friend. Oo. Kaya ito lang ang sasabi ko, be the best version of yourself and being the best version of yourself is to be yourself. Totoong, okay. Totoong yan. Thank you for having me sa iyong programa. Thank you, DJ Jaiho. Again, ito si Juan at ang show na to ay Juan on Juan. Love it. Shoutout kay Rainier. Ang sabi ni Rainier, sakto daw yung boses ni Juan sa hosting. Obo! Obo! Ang chill, no? Ang chill. Chill yung boses niya. Pero ito ha, 2 down na mga katropa. Kaya naman, 4 more to go. Up next, ang Extra Action Dad ng Baguio, si Mustafa. Dito lang yan sa Extraordinaryo! Next Level! Grand Finals! Dito sa Pa!